Hi my loves, it's me. Welcome back to my channel. And bago tayo mag-start, I would like to invite you to visit our shop. Meron po kaming mga bago at super powerful na mga crafts doon. And isa na po yan yung ating carnelian with evil eye. So meron po tayo niyan sa shop. If you are interested, please click the link in the description box. And thank you so much sa lahat po na nakasupport. Meron na din po tayong TikTok shop. Available na din po yan doon. Isa lang po yung ating account. And please support also our other social media platform kagaya po ng ating IG. Thank you so much. And now, bago tayo mag-start, in this reading, we will going to channel some love messages from your person. And also, let's see the energy of this love situation. By the way, this is timeless. Kaya kung anong oras at pagkakataon mo ito nakita, ito ay para sa'yo. Ito ang messages para sa'yo. Okay? And, okay, let's read the energy first. This love situation. Okay, triggers. Okay, triggers. What else? Spontaneous, unexpected, surprise. Oh. Is this true? Oh my gosh. Okay. Last one, pero hindi natin. Diyan muna siya. Okay, dito meron tayong triggers. Ayan, kung makikita mo, then pop up, my loves. And this. I feel na dito sa your person is sabihin na natin, if you are in a relationship, there are, sabihin natin, situation. Meron situation na nakapag-trigger sa yung person na gawin ang mga bagay-bagay. So, meron silang biglang naging desisyon, nagawang desisyon. At sabihin natin ito ay about or makaka-apekto sa inyong relationship. Doon naman sa ating mga single, kagaya din nun. Kasi the triggers, malamang merong nangyari or merong lumabas na word sa yung bibig na nakapagpa-trigger sa taong ito. Maaaring dati siya ay chill-chill lang, kumbaga tinitake for granted kanya, nandyan ka lang palagi. Pero may pag merong sabihin natin, may nakapagpagising sa taong to para mag-decide, para gumawa ng isang plano na kumbaga na hindi mo din ina-expect. Okay? So, kumbaga, may isa, hindi mo siya ina-expect eh. Pero this is the result ng decision na yon. Meron siyang, meron kang matatanggap na proposal from your person, offer. And sa mga singles natin, maaaring iyan nga ay engagement or proposal sa in relationship natin. Yon, sa in relationship natin, pwede nating masabi yan ay proposal. And sa mga singles naman natin, pwedeng sabihin nating iyan ay sabi offering. Okay? Sa mga singles natin, may tendency na magtapat ng pag-ibig or magtapat ng nararamdaman ang person mo sa'yo kasi may nakapagpa-trigger sa kanya. Kumbaga,
merong mga pangyayari, maaaring na-realize niya, realization na nakapagpa-trigger sa kanya na kailangan ay sabihin na natin maging formal na kami ni Collective. Kailangan ay mapasakin si Collective. Kailangan hindi ko napakawalan si Collective. So, unexpected. Ito ay unexpected, kumbaga biglang nag-pop up. Biglang nag-pop up sa isipan nila na what if gawin ko na to? What if ibigay ko na sa kanya to? Okay? This love situation, marahil naka-encounter yung person mo na makakapagparealize sa kanya ng isang malaking desisyon na gagawin niya for your relationship or situationship. Okay, ang ganda, maganda dahil kumbaga sabihin natin nagising yung person mo sa mga bagay-bagay. Maaring your person is galing siya sa shadow work at nagkaroon ng light, nagkaroon siya ng realization. Kung makikita natin, maaari na your person is galing sa hermit mode or maaring siya ay matagal nagnilay-nilay. Marahil din, for some of you, hindi siya nagparamdam sa'yo. Or for some of our collectives na in relationship, medyo naging cold siya. Ganon. Kasi unexpected to eh. Hindi mo inaasahan yung mangyayari. Or hindi mo i-expect na ganon pala yung kanyang nasa isipan. Kasi hindi ganon yung pinakita niya before. Trigger to. Kumbaga, from ito yung realization na pumasok. Sabihin natin, ito yung realization na na-realize niya doon habang siya ay nagsha-shadow work, habang siya ay nandun sa hermit mode period or introspection, na kailangan gawin niya to para sa inyong dalawa. Okay? I feel na, kumbaga, your person, some of our general reading to, my loves and collectives, pero I feel na may maninindigan sa kanyang nararamdaman. It's pop up. May maninindigan sa kanyang nararamdaman. Napakaganda, beautiful. From this darkness, kung makikita mo, nagkaroon ng light. And kasunod no, napakaganda. Iyan yung heart ng iyong person. Kumbaga, from this introspection, I feel the happiness. Na-realize niya ang mga bagay-bagay at iyon ay about sa iyong connection, sa inyong connection. And masasabi natin na ito ay divine blessings because of this. The purple one, iyan kasi ay always sabihin natin from blessings from the universe, no? Makikita natin nandiyan ang alignment, blossoming. So kumbaga yung realization niya to sa mga bagay-bagay sa buhay, kumbaga na-realize niya na ikaw na may kailangan siyang gawin sa inyong connection, sa inyong relationship, sa inyong situationship. And masusurprise ka sa mga bagay na yun kasi from this darkness, kumbaga, and sabihin natin cold place, biglang magkakaroon ng isang colorful. Marahil ito din for some of my collectives, galing to sa isang heartbreak. Maaaring nagkaroon kayo ng Cold War, maaari ding naghiwalay kayo for the meantime. Kasi from the dark eh, biglang may magpa-pop up na sabihin natin colorful heart na kumbaga sabihin natin ikasisiya mo kasi napakaganda niyang tingnan, parang full of happiness ang makikita mo. And if ever na parang pumasok sa isip mo na sabihin natin na indecisive, what if may red flag na naman tong
person na to or yung relationship na to. Don't worry, because this is a sign. In this reading, this is a sign that our collectives are guided by the universe. Marahil dumaan na kayo sa napakaraming pagsubok. Huwag kang mag-alala, kasi once na nag-pop up yan, once na dumating yung surprise, unexpected visit na yan, okay, may channel messages then for some of our collectives. Sige, mamaya isingit ko yan. Isusunod natin yan. But yun nga, kagaya ng sinabi ko, iyan ay blessed. Iyan ay, sabihin natin, pinahintulutan ni universe. Look at the cards, napakaganda. Lavender, purple. Iyan ay guided ni universe. Huwag kang mag-alala. Marahil ang taong to, kasi dumaan na siya sa kanyang shadow work. Okay? Dumaan na siya sa contemplation, mahabang contemplation. At nagkaroon na ng light. Pinag-isipan niyang mabuti. Kasi ang taong nagko-contemplate, nag-introspect sa mga bagay-bagay, once na nakapag-gumawa yan ng decision, kumbaga, masasabi nating matagal niyang pinag-isipan yun. And yung decision na yun is kasama ka. Hindi mo to ina-expect. Kasama ka. Na, kumbaga, ito na yung kanyang naging desisyon. At bakit natin nasabing kasama ka? Because of the commitment. Yun marahil yung magiging part. Yun marahil yung naging part or focus ng kanyang introspection. Or yung habang nagko-contemplate siya or na-realize nga niya na ikaw, kailangan na niya ang gumawa ng mga steps at mga bagay-bagay. So one of the channeled messages is may na ghost, maaring ikaw ay ginost. For some of our collectives, maaring sila ay ginost ng kanilang person, bigla na lang nawala. Ayan eh. And this is a sign na yung taong yun, kaya kaginost, kailangan niyang mag-shadow work. Dumaan siya sa mga pagsubok, sa mga bagay-bagay, depression, anxiety, triggers. And dumaan siya. And during their darkness times, kumbaga hindi kanya, nadamay ka. Sabi natin nadamay ka kasi iniwan kanya basta-basta. Hindi mo alam ang dahilan. Pero ngayon, in this reading, sinasabi sa iyo na ito ang dahilan. Kailangan niyang dumaan sa kanyang shadow work. Kailangan niyang malagpasan yun. And ito na, nagkaroon na ng light ang kanyang buhay. Kumbaga, dumaan na siya doon sa stage na yon, sa shadow work. And after that, may magpapakita sa'yo na hindi, kumbaga, ginost ka at biglang may magpapakita sa'yo. Biglang magpapakita sa'yo na isang taong ibang iba before doon sa nakilala mo. Bigla siya mag-a-appear ulit sa buhay mo ng ganito. Nang may pag-asa, nang may courage, nang may sabihin nating may light. Diba? May gaan ng loob. Marahil mapapaisip ka kasi nga bigla siyang nawala. Pero wala akong nakikita ditong third party kung bakit siya biglang nawala eh. Dumaan siya sa hamon, sabihin natin, sa phases ng kanyang journey. And yun nga yung shadow work na sinasabi ko, ayan. Dumaan siya sa sa darkness. And ngayon, magpa-pop up, babalik ulit siya sa'yo. Nang with light, unloaded, na napakagaan. So before, bago siguro siya mag-ghost o bago siya umalis sa buhay mo, parang siya yung taong napaka-negative, napaka-toxic, and full of loads. Pero siya ngayon, kung babalik siya, magpapakita ulit siya sa'yo na unloaded na napakagaan, na meron na ulit magandang pagtanaw sa inyong relationship. Ayan. More courage, and it would leads to commitment nga. Gusto na niyang itama yung mga pagkakamali, gusto na niyang magkaroon ng second level yung inyong connection, and
ito lang sinasabi ko, my loves, huwag kang kabahan, because this is guided and blessed by the universe. This is guided and blessed by the universe. Kung ano yung nararamdaman mo, bakit biglang nagpakita sa'yo yung taong to ng ganun-ganun lang, marahil dumaan siya sa kanyang dark night of the soul, at ngayon ay na-realize niya na para itama yung kanyang pamumuhay, na-realize niya na kailangan niyang mahalin, kailangan niya ipakita sa'yo yung pagmamahal na yon, at na-realize niya na ikaw ang magbibigay sa kanya ng pamumuhay na hinahanap niya, na life na kanyang, sabihin nating, makakapagpasaya talaga sa kanya. Napakaganda ng realization na to, kasi kumbaga na-unload niya, kailangan niya i-unload kasi yung mga wounds and trauma na dala-dala niya. And hindi niya yun ma-unload kung kasama ka niya, kasi maaaring madami ka dun. Kaya kung ikaw man yung iniwan ng taong to, dumaan siya sa ganong klase ng phases ng kanyang life, at ngayon bigla siyang magpapakita sa'yo ng meron ng pagtingin sa future ninyong dalawa. So my loves, napakaganda, pero sabihin nga natin, may some of our collectives na mapapaisip, parang siguro iisipin mo na parang wala, ba't gano'n, na parang wala lang pagkatapos kanyang iwan, nandiyan na naman siya, baka na-realize, baka kumbaga gagawin kanyang option. But wag mong i-doubt yung taong to once na lumitaw siya sa'yo as positive ganito. Mararamdaman mo yun kung loaded na ang iyong person, kung siya ay nakalagpas na. Mararamdaman mo yun kung siya ay light-hearted na. Mararamdaman mo yun sa kanya. And iyan nga, huwag kang matakot, iyan ay divinely guided. Okay? Divinely guided yan. Baka ito na yung proposal na iintay mo. Yes, paparating na siya. But this, in this reading, your angels and guides are telling you. And yes, I feel na dahil nga trigger, ito ay kumbaga mabilisan, unexpected. Para bang nasa your person feels na kailangan ko na itong gawin, kailangan ko na itong sabihin. Kung narinig nyo naman, merong rushing na dumaan kanina, gustong-gusto na niya itong gawin dahil andito na siya eh. Andito na siya sa kumbaga yung aha moment niya na biglang umilaw from the darkness ng kanya, ano, biglang nag-top up sa kanyang isipan na ito ang magiging light ko, siya ang aking light. Ayan, from this little spark, nabuhayan siya, nabuhay ang taon to, at natuloy, kumbaga ikaw, sabihin natin, naging part ka ng kanyang shadow work, pinag-isipan niyang mabuti to, at once nga na ginawa na niya to, my loves, grabe, maninindigan ang iyong person. Okay? Kaya kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, huwag mo masyadong I feel my collectives are, sabihin natin, if you are laging naiiyak or bigla na lang maaalala yung mga nangyari, and sabihin natin yung medyo may kurot sa dibdib, ayan, huwag kang mag-alala. This message is, sabihin na natin, in this reading, your guides are telling you na have courage. Okay? Dahil nandyan, lilitaw unexpectedly. And my only advice, personal advice, once na narinig mo to, yes, magkaroon ka ng courage. And sabihin natin, yung pag-waiting time mo, wag ka mag-obsess dito. Pero kasi unexpected to eh. The more na hindi mo siya ina-expect, mas lalo siya, mas mabilis siyang darating. Okay? The more na hindi mo siya ina-expect, mabilis siyang darating. Pero ito din is for you to realize na yung taong yun, kaya kanya iniwan, ay kailangan niyang dumaan sa kanyang dark night of the soul or shadow work. Para lang din, hindi ka masyado mag-isip ng kung ano. Yeah, this reading is, sabihin natin, for confirmation na walang third party doon sa panggo-ghost sa'yo ng yung person.
okay? Walang third party doon sa pang-ghost sa'yo ng person mo. Or sabihin natin doon sa inyong, ano yung tawag doon, yung pag in relationship then nagkaroon kayo ng breakups, parang ganon. Walang third party. Okay, I'm telling you this, walang third party doon, kailangan lang niyang dumaan sa kanyang shadow work. And tingnan niyong mabuti. This is the shadow work. Bigla, kumbaga kailangan niyang mag-unload, kagaya ng balon na to. Kailangan niyang maging light. Ito ay sabihin nating part ng inyong destiny. And once na ito nag-action na ang inyong person, ito ay divinely guided. Okay, telepathically, gusto niya nakikipag-usap siya sa'yo. And siguro nga, maaaring naaalala mo siya through music. And yon pag sumasakit yung dibdib or sabihin nating medyo naging emotional ka. Because telepathically, nakikipag-usap sa'yo yung taong to. Okay? You have soul connections. Close soul connections. And sabihin natin wala kayong communication. I feel na, yun nga, some of our collectives walang communication sa taong to. But telepathically, nararamdaman mo, naiintindihan mo siya. And may pagkakataon, nakikita mo yung pangalan niya, yung kanyang number, because naaalala ka rin niya. Yun yun. Hindi lang basta ikaw ang nakakaalala sa kanya, nagpapaalala siya sa'yo. Okay? Siguro some of our collectives marahil nakaramdam ng galit sa kanilang person. And yun nga, lagi siya nagpapaalala sa iyo kasi iniisip kanya. Kumbaga marahil some of our collectives are masama ang loob. Bakit? Sa pain na naranasan dito sa kanyang person. But your person, kumbaga, nakikipag-communicate sa'yo, nangihingi sa'yo ng sorry telepathically. Trust. Ayan na. Diba? Once na nag-appear ulit sa buhay mo yung taong to, magtiwala ka lang. You need to have trust in these connections in order to flourish it. Napakaganda. Kasi nga, maaaring nasaktan kayo eh. Maaaring mag-doubt ka once na nag-pop up, nag-appear ulit sa'yo yung taong to. Okay, my loves, nakikita nyo naman, sinashuffle natin ang cards at iyan talaga yung energy nung reading na to. Kaya, kumbaga, kung nakikita mo to, para sa'yo talaga to kasi this is timeless. And yun nga, may doubt, maaaring magkaroon kang doubt, maaaring kasi nga, you're in pain right now. You're in pain right now sa taong to. Bakit niya ginawa yun? Bakit hindi siya nanindigan? Or bakit hinayaan niyang mangyari sa inyo yun? But yun nga, telepathically, nangihingi siya ng sorry, gusto ka niyang makasama. They are sending you messages, love messages. Sabihin na natin, hindi kanya kinakalimutan. But kailangan niyang dumaan sa ganitong klase ng sabihin natin, introspection. But yun nga, magdiwala ka once na bumalik siya. Pero it doesn't mean na lagi mong iintayin na siya ang bumalik. Sabi ko nga, again, surprise visit. Ito ay unexpected. So the more na iniintay mo, baka mas lalong mapatagal. So kailangan hindi mo muna siya isipin. But ito is to help you. Your guides are telling you na huwag ka nang malungkot, huwag ka nang umiyak, huwag kang masyadong magtanim ng galit sa taong to. Kasi lately, maybe you are very emotional, you're in pain, hindi ka na nakapag-focus kasi you're in pain and you're, sabihin natin, galit ka. Okay? Galit ka sa nangyari. Okay? So, wag mo, kumbaga, pagbutihan, mag-focus ka sa life mo. And yun nga, ito yung situation, energy situation na nangyayari right now. Okay? Once na nag-appear, itong light-hearted or sabihin natin yung na-unload na new version ng iyong person, magtiwala ka. Your angels and guides are telling you na this is divinely guided.
magtiwala ka. Trust, okay? Trust in this relationship. Kasi bagong, new version na to. Lighthearted na yung version na magpapakita sa'yo. Okay? Okay. So, kailangan, kumbaga, ngayon, right now, your guides are telling you na once narinig mo to, hindi mo kailangan na magparamdam sa kanya. Hindi mo kailangan kasi, ayan o, hindi mo kailangan magparamdam sa kanya, hindi mo kailangan sabihin na okay ka na. Hayaan mo, yun nangyayari na to. Kung you are in separation, hayaan mo, magtiwala ka lang. Wala kang kailangan gawin, maging steady ka lang, maging steady ka. And your angels and guides are telling you na this connection is in alignment. Ano man yan, whether you are in separation, whether you are, sabihin natin, cold, you are in alignment. Your relationship and situationship are in alignment. And huwag, kung wala pang paramdam sa'yo yung taong to, huwag kang magpaparamdam. Hayaan mong siya ang magpa-up. Okay? Hayaan mo yung taong to ang magpa-up. Okay. Pero yun nga, isa yan sa pagsubok ng inyong relationship, ng inyong situationship na kailangan mong pagkatiwalaan. And I feel that yes, this proposal leads to commitment and leads to marriage. Ayan. Leads to marriage. Magtiwala lang, wag magmadali kasi nga baka hindi mo kailangan magparamdam sa taong to eh. Siya ang magpa-pop up. Ayan, napakaganda ng eh. Okay, angels messages. Kita natin. You may not always understand why certain things happen. Di ba? I feel the heartbreak or sabihin natin yung sakit doon sa'yo, I feel the pain in you, but your angels and guides, hindi mo man nararamdaman kung bakit nangyayari sa'yo yung mga bagay na yun. Palagi mo sanang iisipin yung purpose. There is always higher purpose to the events in your life. Marahil napapaisip ka bakit nangyari sa'yo yun, bakit kailangan ganunin ka ng taong yun. True turmoil of blessings will soon be revealed. Napakaganda ng angel messages. Magtiwala ka lang, my loves. If you're in pain right now, this reading is for you to channel the angel messages na they are sending you lots of healing, lots of hugs, embrace, lots of strength to embrace this destiny. Medyo sabihin natin yung soul connection na to, sabihin natin napaka-rough ng pinagdaanan, pero kailangan yung mangyari. There is always a higher purpose in that event. Kung ano man ang pinagdaanan ng inyong relationship, may purpose yun. Marahil kailangan mapino or para I feel the pain dito sa connection na to. Kasi, my loves, I feel na sobrang heavy ng nararamdaman mo. Nasabi natin, minsan ka na nga lang may love. Pwedeng ganun for my specific collectives. Pero lagi mong tatandaan, may purpose yun. At kung hindi mo man maintindihan ko anong purpose nun, just trust. Okay? Kailangan din to, marahil ikaw, sabihin mo, hindi mo na kailangan yun, healed ka. Okay yung pamumuhay mo. Pero, your person, marahil, kailangan yun. Okay? Marahil yung agayto pangyayari sa connection nyo is kailangan ng person mo. Marahil sa kanya din ay may higher purpose ang lahat ng nangyari sa kanya. Pero, understand this connection. Okay, message from your person. I love you unconditionally. Diyos ko, oh my gosh.
your person telepathically, lagi ka niyang iniisip, they love you. They are in love with you. They really love you, my loves, okay? Pero kailangan niya talaga gawin yung mga bagay na yun. Kailangan ka niya munang iwan, kailangan muna niyang lumayo. Or sabihin natin, kailangan muna kayong paglayuin because of this shadow work. Pero mahal na mahal ka ng taong to. Telepathically, yun ang lagi niyang sinasabi. Pinabanggit niya ang pangalan mo. I love you, collective. I love you unconditionally. I love you. And yun nga, marahil ang isa sa mga part ng shadow work niya, marahil una inisip niya na kailangan ka na niyang layuan, kailangan ka niyang iwan, but yun nga, na-realize niya na hindi, kailangan ko tong ilaban. Na ito ang gusto ko, masaya ako with my collective. Masaya ako sa kanya. Siya ang life ko. Okay? So, intindihin mo mabuti yung nangyayari sa yung person. Dumadaan siya ngayon sa kanyang dark night of the soul. Pero palagi mong tatandaan, yes, you and I were too young. Diba? Marami pa nga, kumbaga marami pa siyang pinagdadaanan right now. Kung sa mga time na nagkita kayo, sabi natin immature pa siya sa hamon ng buhay. Kumbaga chill lang siya, yung karaniwang perspective. Marahil kailangan niya, sabi natin, magpahinog. Marahil kailangan niyang mag-matured. Definitely, sabihin natin, yun ang tingin niya na maaga pang masyado nung mga time na yun. Pero, may mga bagay na nakapagpa-trigger sa kanya na kailangan niyang gawin sa'yo. Kailangan na niyang mag-commit. Before, parang tingin niya, hindi siya ready, immatured. Sabihin natin, dala na lang din ang paligid. But yun nga, ngayon ay na-realize niya. Ayan. Okay, message. Know that I know I was a distraction from your pain. Okay, alam niya na nasaktan ka niya. Right now, this is their message for you. They really love you. And no mga panahon na na connected kayo, or sabi natin magkasama kayo, or you are really in relationship with them, immature siya ng time na yon. Alam niya na sobra kanyang nasaktan, alam niya na nag-contribute siya ng pain sa'yo during that time na magkasama kayo. During that time na nandun siya sa immaturity era niya. During that time na nandun siya, sabihin na natin, nasa ego-driven or insecure era siya. And alam niya na iyon yung nag-cause siya ng heavily pain sa'yo. Marami siyang dahilan, marami siyang ginawang na-contribute na pain sa'yo. And my collectives, your person really feels na you're in pain right now. And they really sorry. Okay, for some of our collectives, eto na nga, maaaring you are, sabihin natin, maybe this, for some of our collective singles, maaaring ito ay friend mo din na mag-o-offer sa'yo ng mag-open sa'yo ng feelings. I want to be more than friends. For some of our singles, maaaring meron kang friend or meron kang, sabihin natin, part ng past or part ng friend groups na kumbaga ay biglang naging cold sa'yo because meron siyang nararamdaman sa'yo. For some of specific collectives na merong naging cold sa'yo, dati close kayo, bigla siyang naging cold because ito yung dahilan. Meron siyang nararamdaman sa'yo, kaya siya lumayo.
may nararamdaman siya sa iyo, kaya siya lumayo, kaya kumbaga nag-contemplate siya kung ano ba ilalaban ba niya 'yung nararamdaman niya, or pananatilihin na lang niya kayong maging magkaibigan. Pero I feel na sa aking specific collectives na ito ay lumayo sa iyo kasi meron siyang nararamdaman sa iyo more than friendship. So lumayo siya dahil feeling niya lumayo siya sa iyo, or itinulak ka niya palayo kasi nga may nararamdaman siya sa iyo. Eh pinag-isipan niyang mabuti kung paninindigan ba niya magkaibigan kayo, or i-open na niya sa iyo yung nararamdaman niya na gusto niya is more than friends lang. Maaaring ito din nagkaroon kayo ng separation par isa sa mga kaibigan mo, or yun nga, naging cold, tinulak ka niya palayo, maaaring ganun, and then lilitaw siya ulit sa buhay mo, pero hindi na niya intention yung pagiging kaibigan. Iba na yung intention niya doon, maaaring gusto na niya na iba, more than friends na yung inyong maging connection for some of our collectives. Okay. Medyo natatakot siya. Kasi sa sobrang dami niyong pinagdaanan, maaaring nadamay din yung mga nasa paligid ninyo. But dito tayo mag-focus. Ito yung isang nakatago natin na card kanina. Focus. Diba? Focus. Oh my gosh. Kasi ito yung nahulog kanina. Hindi ko siya agad in-open. Nandito lang siya sa side. So, to end this reading, ito yung card na hindi natin binuklat kanina. Just focus. Okay? And ito nga, yung focus na to, maaaring sabihin natin, your message from your person, I wish things could be different. Marami kasi na nangyari, maraming dumaan sa inyong relationship, but right now, they are focused sa'yo. Ano man yung dumaan sa surroundings ninyo, ano man yung nangyari, ang gusto niyang focusan is yung energy na to. Okay? And for you then, message from your angels na mag-focus ka sa life mo, mag-focus ka muna sa sabihin natin sa self-care mo, alagaan mo 'yung sarili mo kasi darating at darating 'yung taong 'to sa iyo. Okay? Huwag mo nang muna i-expect kumbaga kung you are in pain right now, tulungan mo 'yung sarili mo na mag-heal. Okay? Tulungan mo 'yung sarili mo, mahalin mo 'yung sarili mo, mag-focus ka sa sarili mo right now. And unexpectedly, magpa-pop up sa iyo yung taong ibang version na. Kumbaga light-hearted version na. And once na dumating ito, wala na tong kumbaga wala ka nang kailangang maging doubt kasi ito ay divinely guided and blessed. Okay, my loves, and that's all for this reading. Thank you so much, and I'll see you in my next one.